Hello, good afternoon po muli sa ating mga tagapanood, yung mga gusto matuto. So may mga request po tayong sasagutin tungkol po ito sa mga daily operation o daily sales report. Paano nga ba gumawa ng daily sales report o gumawa ng daily sales narrative, okay? Kasi iba-ibang araw, iba-iba ng sales yan, iba-iba yung nangyayari. So, paano natin i-monitor yon? Okay, sa pamamagitan ng pag-check ng mga daily sales. Una kong gagawin is sumaitan ng sa group ng kusinero. paano daw kunin yung MTD o month-to-date sales? Actually, month-to-date sales yon, para ma-compare niya sa target sales. Okay? Unang-una, paano gumawa ng target sales? Ito, medyo baliktad yung camera ko pero at least makikita nyo kasi wala akong camera eh. Wala akong tagahawak ng camera. Ang pagdi-distribute ng target sales, for example, sa isang buwan, meron kang 100,000 target sales. So, yung iba kasi ginagawa nila, everyday, 100,000 divided into 30. So, parang, 3,000 ba? Tama. 3,000. Kunyari, oh. Ngayon, kami po kasi ito isinishare ko lang, nasa sa inyo pa yun kung susundan nyo po itong style na to. Nilalagyan namin ng mas malaking target yung araw na malakas kami versus doon sa araw na mahina. Bakit po? Pag nag-check kami ng month-to-date sales versus sa target sales, kapag dinistribute ko yan same amount sa daily, minsan nagne-negative po tayo. Which is yung iba, pag nag-negative na, nangihina na po yan. Nangihina na, napanghihina ng loob, hindi na magpo-post. Oh, hala na, negative na tayo. Ano ba yan? So, malulungkot yung mga staff niya pag negative na. So, ginagawa ko po. So, during weekends, for example, sa isang linggo, meron akong, sabihin na lang na 10,000 target sales, okay? Sa 10,000, nilalagyan ko ng malaki ang weekends, Saturday and Sunday. For example, lalagyan ko ito ng 1,000, tapos ito 1,000. O kunyari 1,500 ito kasi medyo pasok na sa weekends. So magkano na siya? 10, 1, 2, 3, 4, 5. So yung 4, 5 hatiin sa dalawa. So ito ay 2,250. Okay, ganito po yan. Explanation ko po. As per my own, sa akin pong itong pananaw lang. Nasabi ko nga po, depende pa sa inyo kung susundin nyo po yung, yung... Kapag dito pa lang, nai-hit nyo na yan, nai-hit nyo 1,000. So, ibig sabihin, tas i-motivate ngayon ng restaurant manager, guys, naka-inline yung natin target sales natin, nakapasok tayo dito. So tatlong araw na lang mahihita natin. So bukas 1,500 ang target. So parang naka-set yung mind nila na reachable yung target. Unlike kung inilagay mo to ng 1,500, tapos nakaka 1,000 lang. Pagdating pa lang sa pangatlong araw, isipin na nako, wala na, negative na tayo, mahirapan na tayong habulin. So, ganun po yun. Kaya medyo nilalagyan lang natin ng diskarte lang po. Hindi po ito talaga yung sinasabi ko na dapat yung gawin. Diskarte po yan sa operator. Okay? Ngayon, ang tanong na paano ba gumawa ng daily sales report? Sa daily sales report po, ang ginagawa po namin dyan is, nagkakaroon po kami dyan ng sa daily sales report. Okay? Gumagawa po kami ng mga sa yung takot na ito. Sa daily sales report. Okay, daily sales report. Okay, daily sales. Naglalagay po kami ng cash, credit card, okay, guest count, SPC, okay, delivery sales.
Bakit po namin ginagawa yan? Okay? Kung mapapansin niyo po, ang cash at saka ang credit card is magkahiwalay. Bakit? Kaya nga po, yun nga po yung sinabi ko doon sa ano, sa vlog ko na nakaraan, yung restaurant na kinain ako, walang credit card machine. Ang laki po ng distribution ng credit card machine dahil nakikita po namin to. Okay? Kasi ang credit card po na payment is may additional charge yun sa banko. Kaya nababawasan po yung sales natin na yun. Pero which is 2 to 2.5% lang. For example, nilalagay ko dyan ng 2,000 yung cash sales, credit card sales, 1,500. Okay? Bakit po kailangan ng guest count? Kailangan na, mayroon tayo na mo-monitor natin daily yung guests na pumapasok sa restaurant. Alam niyo po kung bakit? Para po ma-monitor natin kung nadadagdagan o kumukonti po yung customer natin. At aalamin natin kung bakit and then saka natin susolusyonan. Pero kung hindi natin bilang ang guest count everyday, so ibig sabihin wala tayong pakialam. Kung nadadagdagan, kahit sa mall, kahit sa supermarket, alam mo ba yung mga security? Nagbibilang yan, nagpipindot yan. Okay? Bakit nila ginagawa yun? Kasi monitor nila kung kumukonti yung guest nila sa mall o sa supermarket. Okay? Ganun din po sa restaurant. Kailangan na monitor natin yung guest count. SPC, ano po yung SPC? Sales per customer. Ito pala yung takip. Sales per customer. Bakit natin, for example dito, ang guest count mo is 200. Tapos kinabukasan, mumonitor mo ulit yun para sa weekly. Ngayon, ikukumpira mo yun next week. Bakit ang guest count ko nitong Monday is ano? Explain ko po yan. SPC, sales per customer. Magkano ba ang ini-spend na customer pag pumasok sa restaurant mo? Dapat minomonitor po natin yan. Okay? Sales per customer, for example, 50 pesos o 500 pesos per head. Daily sales. Delivery sales. Bakit po nilalagay ang delivery sales? Para namomonitor din natin kung nagkakaroon tayo ng problema sa delivery. O bumababa yung delivery sales natin para kung saan mayroong problema, alam natin kung saan tayo gagawa ng action. Okay? Pag hindi natin nilalagay yan, ibig sabihin, hindi natin minomonitor. Hindi natin nakikita kung saan nagkakaproblema, bakit bumababa ang benta. Kung benta lang ang chinecheck natin, hindi natin nakikita kung nagkakaroon ba ng problema sa guest count, bumababa ang guest count, or yung bumababa yung spend per customer. Okay? Kaya ngayon, ang spend per customer at ang guest count is minomonitor yan at saka delivery sales. Kasi yan yung mga ano eh, mga point of sales, ang tinatawag natin yung point of sales. Ngayon, pag bumaba ang benta, saan ka ngayon mag-check kung wala nito? Ah, bumaba benta, paano kaya? Ah, siguro kumonti yung customer. Ah, siguro bumaba yung kaya to, minomonitor guys. Okay? So, at least I hope may natutunan kayo dito. May nagtanong ko, lagi siya nagme-message. Siya para paano mag-ano ng daily sales. Okay, ngayon, after nito, every night, bago nyo isend yung sales report, nagkakaroon kayo ng narrative sales. Narrative sales. Ano ibig sabihin? Ano ang nangyari nung araw na yun? Okay, ano ang nangyari sa araw na ito? For example, bumaba ang benta. Sales today was a little bit lower versus yesterday because it's raining. For example, okay, bumagyo, umulan, nag-traffic, walang masakyan, nag-rally. So, ilalagay po ninyo yan dito sa narrative. Okay? Bakit natin nilalagay yan? Ganon din po yan. Kapag na-check natin na Monday ngayon, tapos next Monday is mas malaki ang benta, tapos ngayong Monday na to is sobrang baba, makukumpirmo yan. Mag-a-analyze ka. Ang tawag yan, pag magsasend ka ng report, ina-analyze mo yung nangyari sa'yo sa restaurant mo as operator. Sir, bumaba po yung benta namin last Monday. Paano nga ba bumaba? Kung wala ka nito, hindi mo ito sinusulat. Mag-iisip ka ngayon kung ano yung dadahilan mo. Pero kung nandito yan sa narrative mo, at least, pag-check mo pa lang sa Excel file mo, oh, bumaba ako nung Monday ng ano ng almost half kasi pala bumagyo. Diba? Eh kung after one week, limot mo na yan kung ano nangyari last Monday. Baka ngayon titingin ka sa langit at sabihin ko na lang ganito. So mag-i-invento ka ngayon ng ano.
Kaya guys, very important po itong ginagawa sa mga daily sales. Daily sales pa lang, ipiniprepare mo na yung mga reporting mo para sa weekends or month report, month end report, titingin ka na lang. Pagsasama-samahin mo na lang yung ano. Okay? Ngayon, sasabihin mo, okay, this March, bumaba po ang guest count namin ng ano, almost half. Bakit? Eh, wala ka nito. Paano mo mamonitor ng bumaba ang guest count nyo kung hindi ka naman nagmo-monitor ng guest count everyday? Alright? Sa pag-punch pa lang ng bill o sa pag-punch pa lang ng order, table 1, 3 guests. Table 5, 5 guests. So, end of the day, i-check mo pa lang sa Z-report mo. Okay? Sa Z-report mo, nandun ang guest count. Nandun ang sales per customer. Spend per customer. Okay? Nandun ang delivery sales. Ito ang hahanapin nyo sa POS. Kaya pag magpapasetup kayo ng POS, pasetup nyo po itong mga to. Alright? Of course, yung narrative, nasa sa inyo na po yan. Paano nyo, ano, paano nyo gawin yung narrative? Alright? So, I hope may natutunan po kayo sa vlog natin ngayong araw na to. Ito po muli si Chef Francis. Bye-bye!